Good evening. And it's great to be in the house of the Lord. Amen. We are in the house of God because the Lord said when two or three are gathered in His name, His midst is here. And so when He is here, this place is holy. Amen. Palakpakan ho natin sandali ang Panginoong Diyos. Amen. And alam niyo po, what a great feat, no po, what Mindanao churches have done, no po. This thing that we are seeing right now, this will not be possible if there are no great leaders in Mindanao. And I believe, sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. And for this to happen, let me reiterate, we need great leaders. And I appreciate the leaders, the regional overseers, the zone overseers, the district overseers, the pastors, the members of the churches in Mindanao. I salute you. And my heart is overjoyed that churches in Mindanao, we are leveling up in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. And wow, what a theme, no po, what a theme, bigger and better. This is the part two of bigger and better, no po, what a joy. And when Pastor Biernes have invited me to be here, sabi ko, how can I say no, no po, how can I say no? And I don't want to miss this opportunity, no po, to see the leveling up of our churches. And what a joy. At bago po ako magpatuloy, gusto ko po sabihin nyo sa katabi mo, salamat at nandito ka. Kamaya mo siya. Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin mo, sa pangalawa, sabihin mo sa kanya, pautang naman. Biro lang po yun. Amen. So, we're good? Pastor, we're good? Okay. Amen. So let me show you this. I love PowerPoints, no po. So let me open up with this, no po. Oops. Ayan, no. And since it is bigger and better, we want our churches to be bigger and better. Amen. Ho ba yun? No. And so I would love to share with you what I have discovered. The five things. Ayan. The five reasons why Christians struggle in evangelizing. Bakit ba ho hindi nag-e-evangelize ang Kristiyano? No. Ito po ang ating pag-aaralan. Today, my topic is about evangelism, bigger and better. Tomorrow night, please don't leave the church, don't leave SMX. Tomorrow, I will be talking about loyalty. Amen ba yun? Pakisabi po sa katabi mo, bukas ang topic, loyalty. Ayan, ito po, loyalty. And tonight, no po, ay five reasons why Christians struggles to evangelize. One, because of fear. They have this fear of being rejected. So they won't be sharing the word of the Lord. Fear, no po. Second, no po. Ah, wow. Second, it's about ignorance. We have not read the Bible. We are not knowledgeable of the word of the Lord, so we don't want to share the word of God. We are more tuned to, no po, mas alam po natin ang buhay ng artista, no po, alam po natin ang sunod-sunod ng teleserye, pero ang buhay sa Bible, hindi po natin alam. So we are a little bit ignorant of what is the Bible, no po, what the Bible is telling us. Third, no po, it's about bad theology. I don't share the word because of bad theology. Sabi nila, God is sovereign, no po, ang Diyos ay makapangyarihan. So, alam niya kung sinong pupunta sa langit, alam niya pupunta sa impyerno. So, why share the word of God? Huwag na tayo din i-share ang word of the Lord. No po. Pang-apat, it's about arrogance. Bakit hindi nag-share ang Kristiyano ng salita ng Diyos? Arrogante siya. Kasi ang sabi niya, ang pastor, binayaran, kaya siya ang mag-evangelize. Kami, a-attend lang ng church. That is arrogance. No po, kawawa naman si pastor. No po. Panglima, no po, it's about apathy. No po. What do you mean by apathy? I don't care attitude. Ito daw po ang limang dahilan kung bakit hindi nag-e-ebanghelyo ang Kristiyano. No? So, alam niyo po, I want to know the reason why I am here. I must know the purpose why I am here. And if I will not be serving my purpose here, shame on me.
So tonight, this is what I desire. No po, I would love to express my purpose. Why am I here? Somehow, I will share to you what's deep inside. No po, what is really deep inside in my heart by telling you what is closest to my heart, and that is evangelism. Sabi po sa Matthew chapter 9, 36 to 38, it says here, of course, we know this verse, but when he saw the multitudes, Jesus was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then Jesus said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. In 38, therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest, into his harvest. I invite everyone, if we could just bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, I thank you, Lord, for this wonderful evening. And thank you for your presence in our midst. Lord, we have praised and worshiped you. And we have blessed your holy name. Now it's your turn, O God, to bless us with your word. And let your word minister to our heart, soul, mind, and spirit. Move mightily in us, O Lord God. And this is my prayer, Lord, that you will change us and become a better Christian, a better worker, a better pastor after this service. And this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah! Amen. So let me go back to this message, the five reasons why Christians do not share the word of the Lord. Five reasons. I will not be discussing all five. I would only be discussing number five. Yun lang po. And what do you mean by apathy? Tatagalugin ko lang po para malinaw. Walang pakialam. Wala po siyang pakialam. Ang Kristiyano po, wala na siyang pakialam. Bakit? Nakakilala na po siya sa Diyos. Kilala niya na po si Hesukristo. Tinanggap niya na po si Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nag-enjoy na po siya sa church. He's enjoying church. Why share? He doesn't care anymore. So I do believe that when we are able to handle number five, we will be handling number one to four as well. Pag nasettle po natin yung walang pakialam, masisettle na po ang lahat. So babasahin ko po ulit, and this time I'll be reading through the verse again, but this time we will dissect it. Lalamanan po natin, ano ba itong pinag-uusapan natin? Una, number one, God views people in the lens of compassion. Napakasarap po niya. Kasi po, ang sabi po dito, sinisipat po tayo ng Panginoong Diyos. Sinisipat po ang bawat isa sa lente ng compassion. In the Old Testament, we are told about this thing. What is this again? What is this again? The Ark of the Covenant. And it is known as what? This is known as the mercy seat of the Lord. It is not known as the judgment seat. It is not known as the condemning seat. It is not known as the holy seat of the Lord. It is known as the mercy seat. Kasi po pag ito tinawag na holy seat, the more I will go far away from the Lord. If it is known as the judgment seat, pambira, lalayo ang tao. It is known to be the mercy seat so that it can draw people closer to the Lord. Mercy seat. Kaya pag tayo po ay pumunta ngayon sa New Testament, pagpunta po natin, but when he saw the multitude, Jesus was moved with compassion. Again, the old mercy seat in the New Testament, ito po yung compassion. Sinisipat po. Okay ba ho yung Tagalog? Una-unawaan ba ho yung sinisipat? Sinisipat po tayo ng Panginoong Diyos, hindi po sa lente ng purity. Hindi po ako sinisipat ng Diyos sa lente ng kabanalan. Banal ba? Wala bang kasalanan? Hindi po ako sinisipat ng Diyos sa lente ng dami ng kayamanan. Sinisipat po ako ng Diyos sa lente ng awa.
At dahil po dito, nagpupuri po ako sa Panginoong Diyos. Doon niya po ako tinitignan. Amen ba po yun? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And what do you mean by compassion? Ano ba po itong compassion? In the Greek word, I don't know how to pronounce this right, splagnisiomai. Sabi ko nga, pag ito, tinatandaan ko, yung siomai, nag-splagnisio. Ano po? Hindi ko po kasi ako aral sa seminaryo, no po, splagnisiomai, no? Yung siomai, no? At pag tinignan niyo po ang meaning nitong splagnisiomai, no po, ano ba ho ang ibig sabihin niya? It's like you are going, you are having LBM, loose bowel movement. Para ba hong, pag ikaw eh, meron kang LBM, loose bowel movement, no one should stand in the way. No po, pag ganyan ang tiyan mo, kahit 10 elepante ang nakaharang sa'yo. Tama ba ho ako? Pag you have to go, you have to go. No po, yan po ang ibig sabihin niyan. So, si Lord, no po, he was moved with compassion, meaning, he has to do it. Compassion. He has to do it. Kailangan niyang gawin. Kaya ito po yung nilalagay sa atin ng Panginoong Diyos sa ating puso, no? We have to do it. We have to do it. We must have that kind of compassion. I remember when I was young, no po, when I was in college days, no po, kami po mga magbabarkada, kami po ay pumunta sa beach, sa Matabungkay, sumakay po kami ng bamboo raft, and we went as far as we could. No po. When we were very far, maybe, I don't know, maybe 1 or 1 kilometer away from the shore, suddenly, I have to go. No po, meron po kaming barkadang lalaki, barkadang babae. Nung nasa kalagitnaan po kami ng dagat, nakaramdam po ako ng hindi ka nais-nais. 1 kilometer away, pag nasa dagat ka, malayo po yun. No po, layo ang tao, parang langgam, maliit na po. By the way, yung langgam po sa Mindanao, ang langgam dun eh. No? Yung langgam doon, no? Baka magkamali po. Ang tao parang langgam. No? Ang tao parang langgam. Sabi ko, I have to go. When you have to go, you have to go. So sabi ko, lalanguyin ko na to. 1 kilometer away. So I tried to swim, no? And pambihira, ang layo noon, the waves and everything, no po, the jellyfish, mga dikya, nako, sinalubong ko na po, magang-magana yung mukha ko, no? At nako, sabi ko, pambihira, when you have to go, you have to go, no? And ang layo pa, pagod na po ako, sabi ko, nako, mamamatay yata ako ng may laman ng tiyan ko, no? And sukat, pambihira, upustao pa yung tubig, pustao pa, no po, ganyan pa ho kalalim. Sabi ko, pambihira, mamamatay na talaga ako dito. Langoy. Sukat, malalim pa rin, no po. Sa pangatlong sukat, sabi ko, pag ito, lubog pa ako, I won't swim anymore. Pag sukat ko, nandito na yung tubig. No? Purihin ang Panginoong Diyos doon. No? So in other words, I have to go, you have to go. Wala pong makakapigil kahit kamatayan, no po. Compassion. God is viewing His people in the lens of compassion. No? And when He sees this, He would be setting an example so that we can feel, mararamdaman po natin ano ba ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Kaya po sabi niya, compassion to what? At gusto niya pong makarelate ang kanyang kausap. Sabi niya, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. God would be using the sheep as an analogy, no po, sheep, para makaka-relate po ang tao. But when we read the Bible, no po, when we read the Bible, we cannot relate with the sheep. Gusto ko lang po i-check, no po, gusto ko lang pong itama ang survey. Sino ba ho dito ang nag-aalaga ng tupa? Wala. So sometimes when we read the Bible, walang nag-aalaga ng tupa, no. So when we read the Bible, no, we cannot relate because we don't take care, we don't raise sheep. No po, we don't raise sheep. Well, hindi tayo nag-aalaga eh. No? We raise kambing, no po, baka, pero sheep, hindi tayo nakaka-relate. So, tonight, papaltan ko po yung sheep. Siguro marami sa atin nag-aalaga ng aso. No po. Ito po, ako po, may alaga po akong aso. Ayan.
ang aso ko ay si Shaki. Pag alam niyo po, pag dumating ako sa bahay, pambihira. Naririnig pa lang niya yung parada ng sasakyan, nakagano na yung aso ko. No, he's ready to welcome me. No po, pagpasok mo ng bahay, dadambahan ka niya. No po, masaya po siya. And I love this dog. I always tell my wife, sabi ko, if this dog dies, believe me, I will cry. Sabi ko sa kanya, masyadong malapit sa aking puso ang asong ito. You know, and as this dog grow older, no po, nagkakaroon po siya ng mga wounds, nagkakaroon po siya ng galis, no po, nagkakaroon ng maraming kati-kati. The doctor said that it's because of the table food, kaya nagkakaroon siya ng galis. Ako sabi ko, so kailangan dog food, no po. At hindi lang dog food ang ibibigay mo, kailangan hypoallergenic food, no po. Grabe, hypoallergenic, ano man yun, no po. At alam niyo po, very expensive, no po, and you will give him that shot, no po, kailangan turukan po siya. 1,500 pesos per shot, no po, para mawala po yung kanyang kati-kati, no. Tapos, ay kailangan, everyday, suot-suot niya po itong cone. We call it Elizabeth cone, para hindi niya po makakamot yung kanyang kati-kati. Compassion! I think this must be love. No po, this is compassion. And I'm showing this thing to you, no po, because when I talk about dog, no po, dogs, somehow we can relate, no po. When we talk about sheep, sometimes we cannot feel what the Lord Jesus Christ is telling us. But when we talk about dogs or cats, nararamdaman po natin kung bakit po natin dapat ibigay yung compassion. Sinisipat po tayo ng Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin. Sinisipat tayo ng Panginoong Diyos sa lente ng awa. Napakasarap. At ano ba ho ang dating nito sa atin? Meron pong nagsabi, ito po ang sabi niya, no, si Jacqueline Hersey, how you believe God perceive people will determine how you will respond to them. Kung paano po sinisipat ng Diyos ang tingin niya sa tao, ganun din ako re-responde. That is how I will respond to them. If God sees people in the lens of compassion, then I must respond in looking at people, responding to them with much compassion as well. I must have that compassion. Sometimes in the ministry, when we are in the ministry for too long, sometimes or often than not, we lose this compassion. Nawawala na po yung compassion. Sa tagal mo sa ministeryo, nakasanayan mo na ang church life, nawawala na po yung ating compassion. Paano ko po nalaman yun? Kasi meron pong isang doktor, no po, kami, may doktor sa church, no? Sabi niya, sabi ko sa kanya, Dok, ministry, dito ka mag-minister sa medical ministry. Sabi niya, ayoko na dyan. Trabaho ko, doktor. Pagdating sa church, doktor pa rin. Ayoko na. Dalin mo ko sa Sunday school. Gusto ko Sunday school naman. Ayoko na eh. Kasi tuwing may pasyente, every day of her life, there will be patients, no po, pasyente, reseta. Ano sakit mo? Sipon. Ano sakit mo? Sa utak. No? Ang sakit, nawala na po yung compassion. Nakasanayan na. At first, I didn't realize her dilemma. But one day, as I am in this journey, I felt that compassion is eroding away. Gusto ko lang po maging tapat. No? Gusto ko lang po maging tapat. Pag tumatagal ka na sa ministeryo, tumatagal ka na sa buhay iglesia, nawawala na po yung awa sa mga taong pupunta sa impyerno. Nawawala na po yun. And we have to cry to the Lord, before I go any further, Heavenly Father, bring back that compassion in my heart.
you have to put it back. You have to put it back in my heart. We do not want to lose the compassion of God, the compassion of Christ. We do not want to lose that kind of compassion. If we want to be Christ-like, then this is what we have to pray for. Bring back that compassion in my heart. Second, sabi po, why do we need that compassion? The harvest is plentiful. How plenty? How sure? No po, ito po ang sabi. Jesus said to his disciples, the harvest is truly. Excuse me. It is truly plentiful. No po. How plenty? Ito po ang statistic sa Pilipinas. No po. Sabi po sa Pilipinas, let me show you the survey. No po. 2010, no ho, sabi po rito, 80% in the Philippines, no po, ito po ang population natin, 80% would be Catholic, no po, 10% would be Protestant, and this is where we belong, and Protestants would be so many denominations, no po, 5% would be Muslims, 2% folks, no po, sa mga bundok, no ho, and 1% Buddhists and others would be whatever, no po. So the harvest is plentiful. When we look at the world's population, no po, world's population, ito naman po ang world's population 2010. Excuse me, may popcorn po ako. Thank you. Baka pwede pong pakiayos lang po. Thank you so much. 2010, population of religions in the world, no po, sabi po dito, Christians would be 2.1 billion. Lahat na po yan. Roman Catholic, Orthodox, lahat na po, Eastern Orthodox, lahat na po, Christian, Protestant, Pentecostal, Presbyterian, Evangelical, Iglesia, everything. No po, kasama na lahat dyan. Muslims would be 1.5 billion, na po. Unaffiliated would be 1.1, Hindus, Buddhists, folk religions, other religions, Jews, world total of 6.8 million. Billion, should I say. Yan po ang total po ng mananampalataya. Though Christianity would be on the top of the list, na po, the rest would be a great harvest. The rest would be a great harvest. And though we have a great harvest, where are the Christians? Sabi ng Bible, talagang Bible totoo eh, no po. Ano pong sabi ng Bible? The harvest is plentiful, truly plentiful, but the laborers are few. Kukunti po ang laborer. Isa na po dyan, no po. Bakit mo ayaw ng Kristiyano na maglingkod? Bakit po? Papakita ko po sa inyo itong taong ito, no po. Ito po ang isang tao. Do you know this guy? Can you recognize this guy? If you could recognize this guy, kung mahuhulaan nyo po kung sino yan, papasok ka sa langit ngayon din. Mukhang ayaw nyo, no? Ayaw nyo. Sino ba tong taong ito? Well, this guy is no other than our Astral Asia Superintendent, Brother Mark Morris. Before, no po, meron pa po siyang buhok. Ngayon, binigyan ko siya ng problema, nawala na siya ng buhok. Brother Mark Morris, no. And he told me his story before he became a missionary. This guy is a reluctant missionary. By the way, bago ko po ituloy, binibigay niya po ang kanyang warm greetings para po sa Mindanao Convention, para po sa inyo, no po. Welcome daw po sa inyo. Amen. This guy, when he was young, he had this mission exposure in Japan, and the pastor in Japan, the Japanese pastor, told him to play Amazing Grace. And you know what? Bishop Mark Morris doesn't know how to play the piano. So he played Amazing Grace with one finger. Amazing Grace. So talagang it was a flop.
And there was this American missionary at the back, a woman, saying, siguro sa awa, no po, sa awa, because Mark Morris was perspiring too much, no po, pinag-pray po siya, sabi, Lord, send this boy to Asia. Pinag-pray siya. Pinag-prophesy po siya. And then there would be a second missionary trip because he was a reluctant Christian to be a missionary. No po, ayaw niya. Kino-confirm niya kay Lord. It was confirmed but reluctant. Ayaw niyang maglingkod kay Lord. No po, ayaw niya. So ang ginawa po niya, another exposure trip, this time to Korea. No po, expose. Pero ayaw niya pong maglingkod. No po, ayaw niya maglingkod kay Lord. Gusto niya, dun lang siya. Sa kanyang comfort zone. And when he was in Korea, in the Prayer Mountain, sila po ay nagtutur. One bus full of American students, pastors. Na po, it was an exposure trip in Korea. Na po, isang malaking bus. They went to the Prayer Mountain. At dun po sa Prayer Mountain, na po, habang nagpe-pray po ang mga tao, Bishop Mark Morris, sabi niya, okay na. So, balik na po siya sa bus. He prayed. And it's time to go. And he saw this old Korean crippled man. Old Korean crippled man. He was there. At sabi po ni Bishop Mark, teenager pa lang siya noon. Sabi niya, kawawa naman. Kawawa naman tong crippled old Korean man. Kawawa naman siya. When he went to the bus, sabi po ng kanilang team leader, go back and call the rest of the gang. Tawagin na natin, we have to go. So when he was going back, he saw his group, American group, they were surrounding the old, crippled Korean man. All the Americans, they were surrounding that man. No po? Sabi ni Bishop Mark, pinagpre-pray nila yung old, crippled Korean man. Pinagpe-pray. So habang papalapit po ng papalapit si Bishop Mark, hindi pala ganun. It's not like that. It's the other way around. The old crippled Korean man was praying for the Americans. Balikta. Nagulat siya. Hindi pala nila pinagpe-pray yun. Yung Korean ang nagpe-pray sa mga Amerikano. And then, the word of the Lord came to Bishop Mark. Sabi niya, sabi ng Panginoon daw sa kanya, if I can use this old crippled Korean man, the more I can use you. The more I can use you. The laborers are few because we are reluctant to share the word of the Lord. And for those of us, yung mga kabaro natin, of the same uniform. Ano ba ho ang nangyari na sa mga kabaro natin? Sa ating kapananampalataya? Ano ba ho ang nangyayari sa ibang denominasyon? Ano po ang nangyayari sa ibang denominasyon? Ito po ay nanampalataya na kay Kristo, no po, pero they support same-sex marriage. Nakakalungkot po yan, no? Kaya kung lalaki ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, magpakalalaki ka. Para makaunawaan po tayo, no? Magpakalalaki ka. Mahirap, no? Sa mga kabaro, sa mga ibang denominasyon, nananampalataya na, no po, yung kanilang strength. No, sabi ko na lang gano'n, no? Yung kanilang fino-focus. Kasi tayo, Pentecostal, ang focus natin would be Holy Spirit. Other denomination would be focusing on something else. Ano po nangyayari? Ito po ang nangyayari sa kanila. This is what's happening to them. Ito po what's happening worldwide. No po. What is happening in our country, in the Philippines? Siyempre po, ito po ay ipapakita ko, hindi po para manira, pero ito po ang nakalagay po sa, nakalathala po sa kanyang Facebook. No po. Sabi niya, may nagtanong po sa kanya, ang ating kapatid na Pastor Ed Lapis. May nagtanong po sa kanya, they said that we should respect gays, pero
we know that same-sex marriage is biblically immoral. Pag pinagbawalan naman ang right na ito ng gays, ay parang sinusuppress daw natin sila. How do we deal with this issue? May nagtanong po sa kanya. And this was the reply. Yung ayaw sa ganyang arrangement because of moral persuasion or belief, edi wag gawin o makigawa. Kung hindi ka naniniwala, edi wag mo gawin. Follow your conscience. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Follow your conscience or follow the word of God. Follow your conscience in your personal life and business. After all, each person is answerable to God individually. Kabaro. And that is why laborers are few and getting fewer. And not only that, na po, nagkakaroon na po ng swaying of the doctrine, na iiba na po. At yung tama ang doktrina. Pakitaas nga yung tama ang doktrina dito. Pakitaas nga ang kamay. Ay, yung iba mali. Bakit ganun? Pakitaas naman yung tama ang doktrina. Ayun, praise the Lord. Yung tama naman ang doktrina, mananahimik. Uulitin ko po. Yung tama naman ang doktrina, mananahimik. The laborers are few and they are getting fewer. And so, the Lord said, no po, gusto ko lang pong sabi ng, may nakita po ako sa internet, nagandahan po ako, gusto ko i-share. If your gospel isn't touching others, it hasn't touched you. If your gospel isn't touching others, hindi nagbabago, walang nababago, wala kang nailalapit sa Diyos, maaaring yung gospel na yan, hindi ka rin binago. Pwedeng paniwalaan, hindi naman po Bible yan, pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi, pero mukhang may katotohanan, di po ba ho? Mukhang may katotohanan. Kung ang salita ng Diyos na meron ka, hindi nagbabago ng ibang tao, maaring hindi ka rin binago niyan. Mukhang may katotohanan, di po ba ho? Let me move on. The laborers are few, and number four, you are the answer to our prayers. Why? Mahirap pong mangunbinse ng mag-e-evangelize. Mahirap po. Kaya po sabi sa Bible, therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest field. I cannot convince you to go out there. It must be the prompting of the Holy Spirit to convince each and every one of us, have that compassion and share the word of the Lord. I cannot convince you. Honestly speaking, in the church, when we talk about evangelism, people don't want to hear that message. In Das Marinas, na po meron kaming nilagay na every third week of the month, every third week of the month, it would be Evangelistic Sunday. Every third week. Alam niyo ba ho ang nangyari? Inalis ko na po yun. Bakit? Every third week of the month, yun po ang Sunday na napakababa ng attendance. True. Pag alam ng tao, evangelistic, hindi na sumisimba. Alam ko na yan . Kaya inalis ko na po yon. Hindi nila alam kung kailan ang evangelistic Sunday. Belat, no? Inalis ko po yon. Bumababa ang attendance, no? Ayaw niya yun . Ayaw niya. Kaya, what's my point? We need to pray. The pastors are praying. I am praying to the Lord. God, the Lord of the harvest. I am praying to the Lord of the harvest. I am not talking to the people. Not yet. I am praying to the Lord of the harvest to prompt
your hearts, to reset, to ignite our hearts, put the spirit of compassion there, and let us go to the street and evangelize. Only God can do that. This sermon will not convince you, I tell you. This sermon will not be enough to convince you. It's tough out there. Tonight, it must be the Spirit of God to prompt your soul to share the gospel. It must be Him. It must be Him. And tonight, I want the Holy Spirit to move mightily in every aisle, in every pews, in every chair that's here. I-prompt po yan. Na po. At hipuin po ang ating puso kung paano po natin gagawin ito. Na po. And lastly, na po, it is not my harvest. Na po. It is not my harvest, sabi po. It is not Church of God harvest. It is His harvest. Jesus Christ harvest. Amen ba ho yun? Amen. I would love to show you this picture. Ayan, no? Gusto ko pong linawin, hindi ko po ito litrato. No? Hindi ko po picture yan. Ito po ay, sila po ay Ongka Indian in Ecuador. And what's the meaning of Ongka? Ongka means naked savage. Naked savage. Ito po ay in the 50s. No po. And sila po ay very violent. No po. They will murder their own kind. Papatayin po nila ang kapwa nila. At pag meron pong mga strangers, no po, pag meron pong mga foreigners, they will kill them. Very notorious. No po. Very savage. And there would be a group of people, American people, who would love to share the gospel to this tribe. Pupuntahan po nila, kasi ito daw po, sinearch nila sa map. Sino pa ba ang hindi nakakakilala sa Panginoon? Sabi nila, the Ongka Indians, they have never heard the message of the Lord. So meron pong mga nagkasundo, no po, si Jim Elliot, no po, at si Nate Saint, no po, sila po ay nagkasundo, at sila po ay pupunta po sa Ecuador, no po, together with their friends, sila po ay lima, sabi nga, sige, mag-share tayo ng gospel sa Ongka Indians. And when they went there, no po, ano po nangyari sa kanila? January 1956, 5 missionaries died in an attempt to share the gospel with the Ongka tribe in Ecuador. Patay. Tinuhog, binarbecue, pinatay. No po, tinorture, patay po sila. Sabi ko, pambihira. They gave their life, they have this good intention. They love these people, no po. They left their comfort zone. They went there, and what happened to them? They were murdered. Pinatay po sila. Hindi po doon nagtatapos yung istorya ng mga taong ito. Hindi po doon nagtatapos. Years later, no po, ano po nangyari? Yung kanilang mga asawa. Wow. Yung kanilang mga asawa, yung asawa ni Nate Saint, Rachel Saint, and Rebecca, no po, Elizabeth, should I say, and the daughter, they went back to that same tribe. Pambihira. Sabi ko nga, may tuliling. Naunawaan niyo ba ako ron? Pambihira. Binalikan po yung same tribe ng mga misis. Mga misis, saludo po ako sa inyo. Binalikan po nila yung same tribe, no po, ni Elliot at ni Saint, no po, Elizabeth and Rachel, they went back with the daughter. Sabi ko, pambihira. Same tribe. They shared the gospel. Elizabeth stayed there for years, no po, but Rachel Saint stayed there for life. At yung mga pumatay sa kanilang asawa, lahat ng pumatay sa kanilang mga asawa, na born again. Hallelujah. Wow. Wow. And when I hear this story, sabi ko, pambira, this was in the 50s. Siguro nabasa po nila ito.
He who finds his life will lose it, and whoever loses his life will find it. This is what they love to do, maybe not their comfort zone, but when they lost their life, they found it. This happened in the 50s. Sino kaya ang gagawa nito ngayon? Can I ask where the keyboard is? Thank you. Ito po ay noon, 50s. Ngayon po ay 2016. Sino kaya gagawa nito ngayon? Maybe tonight, this is too hard. Maybe the message is too hard. Before we lose our life, I am not pushing the message too hard. Maybe we are not there. Lose your life? No. Maybe what I can say is, can we contribute a little? Not really lose our life yet. Pwede ba yung, ano ba yung may kukontribute ko? Ano ba yung may kukontribute mo? Ano ba ang may kukontribute mo sa kaharian ng Panginoong Diyos? Ano ba ang may kukontribute mo sa Diyos na binago ang buhay mo? At hindi lang binago, binigyan ka ng magandang buhay, kapatid. I would love to somehow express my heart. Alam niyo po, ako po ay nagpapastor sa Dasmariñas. No? At ang Panginoong Diyos po ay napakabait po sa aking ministeryo. No? Pinaburan po ng Diyos ang gawain sa Dasmariñas. God favored the church. Out of 250 churches in that municipality, our church, Church of God, grew to, this time it has grown to 13,000 already. No? What a blessing, what a favor from the Lord. It cannot be done by man. It can only be done by God. And I was in my comfort zone. Okay na ako eh. And then, the leaders of Church of God, gusto nila ako i-promote. Sabi ko, ayoko eh. Ayoko kasi ang gusto ko, this is my heart, gusto ko kasi nasa kalye ako. I have resigned from my good paying job because I want to be in the street, give tracts, tell the people how Jesus loves them so much. Mahal ka ng Diyos. Maghapon po sa kalye, maghapon po ako, literally. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pag merong kapatiran na hindi ka pananampalataya, inabutan mo ng tracts, mahal ka ng Diyos. Titignan yung tracts, titignan ako sa mata, itatapon. Duduraan, titignan ka ulit sa mata. Wala kang magawa. Mahal ka ng Diyos. Eh, pinalago ng Diyos yung simbahan. And Church of God leaders had promoted me to become the regional overseer. And slowly, ang buhay ko po eh napalayo ng napalayo sa kalye. Yung gustong-gusto kong gawin, unti-unti po ako napapalayo sa kalye. Yung dahilan, kung bakit ako nag-resign sa trabaho, unti-unti po ako napapalayo ron. Not because I don't want to be the regional overseer, pero gusto ko kasi yung kalye. And then, later on, 2011, Bishop Mark Morris offered the national overseership to me. And I have turned him down flat 4 times. Sabi ko, give it to someone else. Give it to someone else. I'm not interested at all. I want to go back to the street. Give this office to someone else. But the last time, the last word that I gave him that I'm turning him down flat,
Sabi niya, Anthony, before you leave, ito po yung kumurot sa puso ko. Sabi niya, please do not be selfish. Pambihira. Nung umalis, naghiwalay kami. Ay ko, pambihira naman tong si Bishop Mark. Nagtatrabaho ka na, selfish ka pa rin. Pero kumurot po sa puso ko yon. So inuuhan ko po yung national overseership. Kasi ayoko maging swapang. And in this position, I tell you, it's lonely at the top. I tell you, it's lonely up here. And sabi ko, Lord, ano ang purpose ko rito? Kung ako ay mag-uopisina lang dito, taga-pirma ng credential, taga-ayos ng problema ng simbahan, taga-ayos ng lupa ng simbahan, sabi ko, Panginoon, hindi ito ang niresignan ko. Hindi ito ang trabaho ko. Ang trabaho ko ay man-born again. That's my job. To introduce Christ to the lost. That's my job. Kaya nung nasa posisyon ako na ito, sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko rito? What will I do in this office? And I found my purpose. Now I found my purpose. If I can multiply myself through you, then I found my purpose. Then I know my purpose, why I am here. If I can encourage you, churches, pastors, workers, if I can encourage you, we have to go to the street and share Jesus Christ to the lost. Then I found my purpose, why I'm here. If not, can somebody please take this position? Can somebody please take this position? Finally, Billy Graham said, I love what he said. The greatest form of praise is the sound of consecrated feet seeking out the lost and the helpless. The greatest form of praise. Tonight, I end this message by saying, pwede ba tayo mag-contribute sa kaharian ng Diyos? Kung nandyan ka, sige po, palakpakan natin si Lord. Pwede ba? At kung nandyan ka na sinasabi mo, sana kahit itong sa taon na to, sa taon lang nito, ano na ngayon, March, dalawang kaluluwa, pwede ba natin dalhin sa Panginoon? Makakontribute lang. Hindi naman hinihingi ang buhay mo. Hindi pa muna. Makakontribute lang. Dalawa lang. Itong taon na ito. Maipasok sa simbahan at buhay na babaguhin ng Diyos. Dalawa lang. Kung ikaw yung taong yon, kapatid, kung ikaw yung pastor na yon, kung ikaw yung manggagawa na yon, pwede bang ilapit mo sa Panginoong Diyos yan? Sabi mo, Panginoon, nangangako ako. Dalawa. Itong taon na ito. Maybe you can do more, but Lord, I promise you two souls. Help me, Lord. Two souls. I will open my mouth and express life to that person. If you are that person, as the worship team sings, can I invite you to come? And we will pray for you. Hallelujah. Two souls.
Just two souls for the Lord. Just two souls for the Lord. Just two souls for the Lord. Magagawa ba natin yung kapatid? Anak ng Diyos, dalawa lang. Dalawa lang, contribution lang. Hindi buhay, hindi pera. Kaluluwa para sa Panginoon. Kaluluwa para sa Panginoon. Dalawa lang, kapatid.